Hello and good evening po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year po to all Fountain of Life Ministries members and friends and relatives. No, kami po ay narito para magkaroon po tayo ng service ngayong bago magpasko. At alam ko po na medyo kakaiba lang po ang ating Pasko ngayon, bagamat hindi natin masyadong maramdaman. But alam niyo mga kapatid, sabi ng Bible, the just or the righteous shall live by faith. Meaning, we don't depend on feelings, kahit hindi natin feel na Christmas, but in our hearts, we always celebrate Christmas because Jesus Christ lives in us. Yun po ang mahalaga. At alam ko po na kahit ganitong panahon natin ngayon, ay meron tayong joy na nararamdaman na hindi kayang i-explain. No, that's the fruit of the Holy Spirit, the joy of God or the joy of the Lord is in our hearts. Kaya yun po ang mahalaga. At pangalawa, tayong pamilya ngayon ay buo. No, mahalaga na sama-sama ang family at magkaasama po tayong lahat bilang magkakapatid sa Panginoon kahit na online. Ay gusto ko lang po magbigay sa atin ng words of encouragement. No? At ako po yung natutuwa dahil ito pong i-share ko sa atin ngayon ay patungkol po dun sa mga testimonies ng ating mga kapatiran sa ating daily altar morning devotion. And at the same time, personally, dun po sa testimony ng aking anak na si Gino. Ako po ay blessed na blessed sa kanya at pinapakinggan ko siya. At habang pinapakinggan ko po yung sinishare niya sa Mark chapter 12, nagkaroon po ako ng impression na yun ang i-share ko sa inyo ngayon. Dun po sa Mark chapter 12, ay nakita ko po doon ang himala na ginawa ng Panginoon na kung saan marami ho tayong matututunan. No? Tulad po ng mga testimony ng mga kapatid natin sa daily devotions natin, they received a lot of miracles sa kanilang mga buhay. And first and foremost, the miracle of transformation, the miracle of change. No? Ang laki ho ng mga pinagbago ng kanilang mga buhay magmula nung sila ay nakakilala sa Panginoon at patuloy na naglakad at sumunod sa ating Panginoong Jesus. No? Kaya po dito, ay ako'y tuwan-tuwa sa patotoo ng aking anak dahil totoo yung kanyang mga sinabi. Nung nagkaroon siya ng opportunity, alam niyang ito'y galing sa Panginoon. Kaya hindi siya nagdalawang isip. Siya po ay by God's favor at pinrovide ni Lord ang mga pangangailangan niya. Binigyan siya ni Lord ng opportunity magtrabaho. Sabi po sa Deuteronomy, it is God who gives us the ability to gain wealth. Ang Diyos po ang pinanggagalingan ng abilidad para tayo kumita ng pera. Hindi ho umuulan ng pera sa langit at bumabagsak sa atin. Ang Diyos po ay nagbibigay ng abilidad, nagbibigay siya ng mga opportunities. Nagbubukas siya ng mga pintuan upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon magkumita ng pananalapi. Ito po ay galing sa Kanya. Kaya po ako naniniwala na ang kanyang patotoo ay talagang ito'y buhay na buhay sapagkat God exceeded His expectation. God is so gracious. Ang Diyos po ay napakabuti at hindi niya akalain na siya ay natanggap sa trabaho. Kaya po ngayon, this is what I'd like to share with us. No? Sa kanya pong shinare sa Mark chapter 12. Ito po yung story ng babaeng bleeding for 12 years. At habang siya pa'y dinudugo ng 12 taon, alam niyo po ba na sa culture ng mga Hudyo, pag ikaw ay may menstruation, babaeng may menstruation, you are not allowed to go out of the house. You have to stay for 7 days inside the house until your menstruation subsides. That's part of their culture. Ngunit, itong babae pong to ay 12 taong dinudugo. Biruin niyo yan, 12 years. So talagang nasa bahay lang siya at siya po ay tinitreat lang ng doktor sa bahay. Ngunit sabi ng Biblia, naubos na lahat ng kanyang ari-arian at mga kayamanan, kapapa-check up at kabibili ng mga gamot, ngunit hindi siya gumagaling. Then one time, he heard the news that Jesus was passing by their place. Dumadaan si Jesus sa kanilang lugar. At all of a sudden, nagkaroon siya ng faith. Because ever since, she's been hearing a lot of news that Jesus Christ heals the sick. Nagpapagaling si Jesus na may sakit. So dito na build yung faith ng babae kasi sabi niya, pag nahawakan ko ang cloak
ng ating Panginoon, gagaling ako sigurado. That's why what she did was she went out of the house in spite of meron silang kulturang ganito na bawal lumabas sa mga babaeng may menstruation. But alam nyo, dahil yung faith niya, dahil alam niyang gagaling siya, lumabas siya. Then when she got out, she pressed into the crowd, touched the cloak of Jesus, and she got healed. Sabi ng Bible, immediately, the blood dried up. Wow! Naramdaman niya na tumigil yung flow ng dugo. Yung paghawak niya. And that's faith, no? And then sabi ni Jesus, who touched me? Sino humawak sa akin? Then sabi ng babae, Lord, it is I. Then sabi ng Panginoon sa kanya, your faith has made you whole. Ang pananampalataya mo nagpagaling sa iyo, humayo ka na. No? And then, they continued journeying, going to the government official's daughter na may sakit. At humihingi siya ng tulong kay Jesus para pagalingin siya. So they're on their way. And then, nagkaroon lang ng konting delay. It's because of the woman. And then, they continued. And then, all of a sudden, sabi ng mga kasamahan ng government official, huwag nyo nang gambalahin ang Panginoon kasi too late, patay na yung anak mo. At sabi nga ni Gino sa kanyang sharing, parang na-frustrate yung tatay, no? Dahil siguro nasa isip niya kung hindi siguro na-delay yung paglalakad nila dahil sa babaeng dinudugo, maaring naabutan pa nila yung anak niyang buhay. No? Ngunit ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi, let's go. Natutulog lang ang anak mo. No? So nagpatuloy sila at sinabi ng Panginoon, natutulog lang ang anak mo. At pinagtawanan pa siya ng mga tao. No? At makikita natin dito, mga kapatid, sometimes, our expectations, no? Hindi nangyayari. No, sometimes yung mga ina-expect natin sa Diyos, lalo ngayong Pasko, marami tayong expectation, siguro magpapadala si ganyan, siguro si ate magbibigay ng ganun, siguro ganyan, Pasko pa naman ngayon, siguro ganun. Marami tayong akala, marami siguro. No? At minsan hindi nangyayari. At na-frustrate tayo, Pasko pa naman. Mga kapatid, meron ba tayong mga ganitong sitwasyon sa buhay natin? Na para bang wala na, tapos na, hanggang dito na lang. No, sa pananaw ng tao, maaaring ganun. Itong sitwasyon na ito, wala ng pag-asa. No? Sa pananaw natin, but sa pananaw ng Diyos, mga kapatid, He is the God of resurrection. He is the God of the impossible. The Bible said He is able to do exceedingly abundantly beyond all we could ask or even imagine. Mga kapatid, sa pananaw ng Diyos, lagi siyang nasa timing. Ang ating pananaw, limited. Our minds are limited, mga kapatid. Hindi natin pwedeng ikahon ang Diyos sa gusto lang natin. No? Kaya sometimes we get frustrated immediately. Kasi mga expectations natin hindi na meet. Yung mga gusto natin mangyari hindi na meet. No? Hindi nangyayari. Pero ang Diyos na nakakaalam ng lahat, mga kapatid, He is able to do anything for you. Kung sa tingin mo sa'yo, patay na, sa Kanya, pagkakataon niya for Him to resurrect the dead. It's an opportunity for Him to let you see His glory. Pagkakataon po niya ito para maipakita sa atin kung sino talaga siya at kung nasaan ang tiwala mo. Amen? Kaya mga kapatid, ako'y habang pinapakinggan ko yung anak ko kanina, ako'y blessed na blessed sa kanya sinishare. Meron ba tayong mga ganitong sitwasyon sa atin? Meron ba tayong mga ganitong expectations? Mga kapatid, God is never late. He is never advanced. He is always on time. Kaya mga kapatid, kung meron kang ganitong dead situations, let God handle it. Trust in the Lord. You trust God with all your heart. Don't lean on your intellect. Don't lean on your own understanding. Because this small brain of ours, napakaliit nito para ikumpara mo sa makapangyarihan Diyos. He can change your situation. He is able to do exceedingly abundantly beyond all you could ask or even imagine. So put your trust in Him, for blessed is the man
who put his trust in God. Amen? Mga kapatid, ito po ang pagkakataon, no? Ngayong Pasko, kung ano man ang dumating sa iyo, pasalamat sa Diyos. Kung hindi man dumating, pasalamat sa Diyos. Because God is always good and He knows what is best, what's best for us. Huwag ho tayo basta-bastang mafu-frustrate dahil diyan makikita kung saan talaga tayo nagtitiwala. Saan ka nagtitiwala? Sa kamag-anak mo, kaibigan mo, sa tao, o sa Diyos? Amen? So today, mga kapatid, before Christmas time, let our hearts be completely trusting God. Mga kapatid, kung ano lang ang meron sa hapagkainan, ipagpasalamat natin sa Diyos. You never know, baka may biglang kumatok sa kwarto sa pintuan ng bahay ninyo at biglang may magdalang pagkain, hindi mo alam. Amen? Hindi natin alam kung anong pwedeng gamitin ng Diyos na paraan para pagpalain ka. Tulad ng babaeng ito. Ang nagpagaling sa kanya ay ang faith niya. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. Faith niya ang nagpagaling sa kanya. Nasaan ang faith natin, mga kapatid? Nasa tao ba? Nasa kamag-anak? Na kanino? Nasa Diyos ang ating tiwala. Amen? That's why today, this is the message I want to leave with you, mga kapatid. Starting this year, starting today, let us fix our eyes, fix our hearts, always looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Let nothing move you. Let nothing shake you, mga kapatid. Amen? Don't rely on feelings. Don't rely on the words of men. Yes, if people gave you promises, praise God for it. But your trust and confidence will always be on God. Mga kapatid, siya ang tunay na provider natin. And He uses people. Amen? Pag sa Diyos ka nagtiwala, hindi ka mafrustrate. Hindi sasama ang loob mo. Amen? Lagi kang masaya. Nagbibigay papuri sa Kanya. Yan ang tunay na pananampalataya. Amen? So, I hope today, mga kapatid, before 12 o'clock, tayo po ay magsiselebrate ng Pasko at i-apply natin ito sa ating mga buhay. Gather natin ang ating mga pamilya at tayo po ay makinig ng salita ng Diyos sapagkat ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi po sa regalo at sa mga pagkain, hindi po yan ang diwa ng Pasko. Ang diwa ng Pasko ay ang Hesukristo na siyang ipinanganak upang tayong lahat ay makatagpo ng masaganang buhay. Yan po ang meaning ng Pasko, ang kapanganakan ni Kristo sa ating mga puso. So let us celebrate Jesus Christ. Pasalamatan natin ang ating Panginoon, sambahin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagbabasa ng Biblia at pananalangin ng sabay-sabay bilang pamilya. At sabay-sabay din kakain pagkatapos nating manalangin. Amen? Yan po ang diwa ng Pasko. Ang dapat na number one na ginagawa natin ay ating ginagather ang pamilya, tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, at pagkatapos nananalangin bilang pamilya. Nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya, nagpapasalamat sa lahat ng kagandahang loob, lahat ng kabutihan, at pinapasalamatan natin ng Diyos sa kalakasan ng ating mga katawan, pagkain sa ating hapagkainan, mga perang binibigay niyo upang tayo ay makabayad sa ating mga dapat bayaran, at kung meron man mga pagsubok, sinasamahan tayo ng Diyos, at meron tayong pananampalataya at pag-asa na lahat ng ating hinihingi sa Diyos ay ibibigay niya. Amen? Yan po ang essence ng Pasko. Si Jesus na nasa sa puso natin. May you all have a joyful and wonderful Christmas and a prosperous New Year, blessed New Year this coming 2021. Pagpalain po kayo ng Diyos and continue praying that 2021 will open up. Amen? So, praise God. This is the message I want to leave with you, mga kapatid. Trust in the Lord with all your heart, for God is able to do exceedingly abundantly beyond all you could ask or even imagine.
Amen? God is never late nor advanced. He is always on time. And He will always exceed your expectation from healing to resurrection. Amen? God is good. Magpalain po kayo ng Diyos. So now let's pray. Heavenly Father, I speak blessings to your people. I pray that you bless them, O God, for food on their table. Bless them with peace. Bless them with joy. Bless them with faith, O God. And bless them with abundance, Father, in the name of Jesus. Bless them with opportunities, O God. Opportunities for them to gain wealth, Father, in the name of Jesus. Open windows, O God, of opportunities that they may obtain wealth, O God, from the north, south, east, and west. Opportunities come for them in Jesus' name. Flow through them in Jesus' name. Every family, every father of the house, every parents, every children, O God, let an open door, O God, of abundance and opportunity of blessings flow in their lives in Jesus' name. And the protection in the hand of God will always be upon every home. In Jesus' name, the blood of Jesus will always protect you and keep you safe from danger, harm, accidents, and evil men. And angels will always surround your house so that no evil shall come near your dwelling. In the name of Jesus, the Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make His face to shine on you always and do you good from this time forth and even forevermore. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon.